So, sa tingin mo ba wala nang pag-asa yung brake master mo or yung preno mo sa harap? Kagaya nitong hindi na kumakagat yung caliper. So, ayan. So, ngayon, gagawa natin ng paraan to para maayos ulit. Gamit itong brake master repair kit. Ayan, so maraming nabibiling ganito mga ka-Dirtbets online. So, umpisa na natin. So, kakalasin muna natin itong cover tapos itong lever. Ayan, para ma-access natin yung nandito. Yung pinaka-pump niya. Okay. Buksan natin to. Okay. So, ito yung mga kasama sa repair kit mga ka-Dirtbets. Ito yung spring. Yan. Tapos ito yung pump. So, ito yung pinaka seal nya. So ito yung nasisira dito sa pump natin mga sir, mga ka-Dirtbets. Dito sa brake master. Yan. So kaya nagkakaroon ng leak. Dahil nasisira ito. Yung pinaka seal nya. Tapos ito, meron siyang kasamang yan, lock. Tsaka itong ano, washer. So yan yung papalitan natin. So una, kakalasin muna natin to. Yung ganitong lock. Yung C-lock dito. Kakalasin ko na rin muna itong ano, hose. Para makakalas na rin natin itong buo. Tapos lilinisin ko muna. Okay. So ngayon mga ka-Dirtbets, kakalasin natin to. So nandyan yung C-lock. Ayan. Mga ka-Dirtbets, mga idol. So tatry muna natin kalasin to, yung rubber nya. Sukitin lang natin ng flat screwdriver. Tapos next natin kakalasin is yung C-lock nya. Ayan, sa loob. So gamit itong plier na pantanggal ng ano, C-lock. Tatry natin kakalasin. Mahirap siyang kalasin ah. Okay, so medyo mahirap kalasin lang ito mga ka-Dirtbets. So baliktad kasi yung ano, pangkalas ko. So pag pinisil mo, bumubuka. Dapat yung paano, masikip. O ganyan. Para kasi pag inipit mo yung dalawang butas na to. Ayan. Lulubog siya. Tapos makakalas ko na. So sinungkit ko na lang ng ano, nito. Ang flat screw na maliit. Ayan. So, kalasin na natin. Okay, so dito siya nagli-leak mga ka-Dirtbets, mga idol. Ayan. Papalitan na natin ng bago to. Ito na yung gagamitin natin bago. Ayan. So, lilinisin ko muna to mga ka-Dirtbets. Okay mga idol. So yan. Natanggal lang ko na ng pintura. So medyo konting linis na lang. Pakintab na ulit to. So tatanggalin ko na lang yung mga dumi sa loob. Tapos ikakabit na natin yung repair kit.
Okay mga idol, mga do it best. So nalinis ko na. So yan. Kung mapapansin nyo, lumang-luma na to, pero yung glass nya dito or yung plastic matigas pa rin, unlike dun sa mga replacement. So mahuna, so madaling marupok or madaling mabasag to yung glass dito. Yan. So original Nissin kasi to na Brake Master sa XRM110. So yun, kapit na natin yung repair kit mga sir, mga idol. Lagyan lang natin ng konting langis. Yan. Okay, tapos kapit natin tong spring. Ayan na. Tapos kapit natin siya dito. Yan. Ngayon, kapit na natin yung washer. Yan. Tapos yung lock na. Ito, yung silak. Press lang natin to mga sir, mga idol. Para mag-lock siya. So, meron, so ito, merong sinasabitan dun sa loob eh. Para meron siya, para siya malak. Itutulak lang natin to mga idol, mga sir. Ayan. So, tapat natin dito yung lock nya. Ayan. Tapos gamitin natin na rin to. So merong ibang nagagamit na ganito mga idol, mga kadipest. So yung pahigpit or yung paikom, ito kasi pabuka. So wala kasi akong ganun, ito na lang gagamitin ko. Tutulak lang natin papasok. Okay, so naipasok ko na, itutulak na lang natin. Okay, so try natin kung hindi na makakalas. So papaltikin lang natin to mga dirt best. Ayan. So gamitan natin ito. Ayan. So hindi na siya nakakalas mga dirt best. So pinapaltik ko na kasi gawa ng spring para pumaltik. So lulubog natin tapos sabi paltik. Yan, so hindi na siya nakakalas. So okay na. Yung rubber mga ka-dirt best. Yan, so ipapasok natin to mga ka-dirt best.
Okay, mga ka-Do It Best, mga idol. Kabitin natin yung rubber. So, try na natin ikabit. Tapos, talagyan na natin ng brake fluid. So, bago natin ikabit sa motor, ikabit muna natin itong lever, mga ka-Do It Best. Lagyan muna natin ng langis to. Yan, so lagyan natin langis muna dito. Para pag pinrest natin siya, dumudulas. Para hindi siya mag-i-stuck. Yan. Okay. So ngayon, kabit na natin. Okay, so kabit na natin itong hose. Okay, so ngayon mga idol, mga sir, mga ka-Do It Best, nalagyan natin ang brake fluid. Mga idol, so nabuksan ko na yung bleeder sa caliper, so buhusan na natin to. Takpan muna natin. Okay. So, kakunti na yung laman, mga ka-Do It Best. So, kailangan dapat luluwagan natin ng maluwag na maluwag yung ano, yung bleeder. So, yun. So, yun, lumalabas na yung hangin dun sa bleeder. So, pakita ko sa inyo, mga ka-Do It Best. So, wala nang hangin dito. Wala na rin laman. So, bubuhusan ulit natin. So, ito yung bleeder, mga ka-Do It Best. So, nilagyan ko ng hose tapos bote para hindi natatapon yung ano, brake fluid. So, yan. So, lumalabas na. So, i-bleed ulit natin. So, pump ulit natin yung lever. Ayan. Makikita mo, may bubbles pa. So, antayin lang natin mawala yung bubbles, mga ka-Do It Best. Tapos, check natin kung nung magli-leak pa. So, wala na siyang leak, mga idol. Ayan o. So, wala siyang leak sa ilalim. So, ayos. Okay, yung ano, binili nating repair kit ng Brake Master. So, tuloy-tuloy na yung paglabas ng brake fluid, mga idol. Ayan o. Sinapump na kasi natin. Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang sa ipapump ulit natin. Antayin lang natin tumigas, mga idol. Pag wala na yung bubbles, okay na. Sihigpitan na natin itong ano, bleeder. Okay. Tatanggalin ko na ito, mga ka-Do It Best. Para makita natin. Higpitan ko naman ng konti yung ano, bleeder natin para malaman natin kung pwede nang ano, itigil tong pagpapump natin. Okay. So, nahigpitan ko na ng konti, pump ulit natin. So, may konting bubbles pa na lumalabas dito sa bleeder. So, tuloy lang natin ang pagpump. Yan, medyo tumitigas na yung lever, mga idol. So, kumakagat na siya ng konti.
kailangan higpitan lang natin paunti-unti yung bleeder sa baba para at least maipit yung brake fluid para maipump ng lever natin or ng brake master natin yung caliper. Okay, so matigas na siya, mga idol. Kunti na lang. Okay na, mga idol. Wala na lumalabas na bubbles, mga ka-dirt based. Pakita ko sa inyo. Hindi, okay, pero matigas na. Yan, sagad na yan, mga ka-dirt based. Kasi wala na lumalabas na bubbles dito sa hose, sa bleeder. So, pwede na yan, kakapit na yan. Kukubera na natin to. Pita naman natin yung ano, bleeder. Okay, so try na natin. So medyo kapit yung nasa bandang brake pad sa kanan, sa kaliwa, dun sa kabila. Pero etong brake master natin, okay na. So wala na siyang leak. Okay, yung nabili natin na repair kit para dito. So, hindi na tayo bibili ng bagong brake master. So, ayos na siya. Okay.